Magandang umaga, at ngayon po ay mag-aayos tayo ng motion activated light. So ito po ay mayroong array ng LED. Ito yung on-off niya. Ito yung PIR sensor. Then sa ibabaw ay meron siyang maliit na solar panel. Sa likod, yan, dito natin makikita merong apat na screw. So yan, magsimula na tayo. Buksan na natin. Sayang din naman kasi kung itatapon na natin. Tapos yung pala, bago natin buksan, i-test muna natin kung gumagana pa siya. Ayan. So, ang kanyang state ngayon ay totally dead. Pero mamaya, machi-check natin yan kung totally dead na ba tala siya. Siyempre, para organize, lalagyan natin dito ang tornilyo natin. Kasi mamaya, symbol pa natin yan. Then, dito natin siya i-open. Yun. Ang laman po nito ay 18650 na cell isa, then yung pinaka board. So check natin kung buhay pa yung battery. Yan. Tapos set on natin yung tester. Nakaset po siya sa bolt. Then, ang ano niya ay DC. Ayan, naka-DC yan. Siyempre, test natin kung buhay pa ba yung battery. Ayan, buhay pa yung battery. Ang current charge niya ay 4.5. So, kung makikita niyo, ayan, 4.5 pa yan. Sabihin, good pa yan. Technically, ang gusto natin gawin dito ay tanggalin natin yung PIR sensor. Kasi yung PIR sensor, yun yung nag-trigger ng ilaw kapag nakaka-detect siya ng motion. Ngayon, para maging safe ang ating trabaho, ay tinanggal natin yung battery. Yun, dahil natanggal ko na yung power supply, which is yung battery, i-reconnect na natin ngayon para matesting na natin kung gagana na yung ating setup. Bali, yun lang yun talaga yung ginawa natin dito. Dahil tinanggal na natin yung sensor, open na ngayon yung circuit. Kaya maglalagay tayo ng wire para i-close ngayon yung circuit. Yung dating PIR sensor na magti-trigger ng ilaw ay mawawala na yung function na yun. Ngayon, itong ginagawa natin ay light activated na lang siya. Yung ilaw ay i-activate ng light. So, ang magiging trigger na natin dito ay yung solar cell. Ayan, pinapakita ko dito na yun na yung pinalit ko na wire doon sa sensor. Then, yan, nag-trigger na siya ngayon and gumagana na siya. So, light sensitive na siya. Pag nagkaroon ng pagbabago sa voltage gawa ng solar cell, ay mag-trigger ng on and off yung ilaw. So ngayon, dahil yung circuit ay gumagana na, ibabalik ko na ngayon yung board sa kanyang pwesto, then yung battery. Tapos nyan, dahil okay na nga, i-assemble na natin siya ngayon para buo na. Ngayon, kung nakaabot ka sa puntong ito, ay subscribe mo naman ang channel na to para ako naman ay matuwa. So yan, sinasara ko na yung screw. Then pagkatapos nyan, puproceed na tayo sa final testing. Doon na natin makikita kung na-recycle ba natin yung device. Ayan. So pag tinapat na sa ilaw, yan, mag-on, mag-off siya.